Marami sa atin ang nalalagay minsan sa alanganing sitwasyon kung saan kailangan nating mamili sa dalawang bagay, ang kasiyahan ba ng ating mga magulang o ng ating sarili. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa wagas na pag-iibigan, na kahit magkaiba man ang antas ay hindi matatalo ng kahit anumang pagsubok na kanilang madadaanan. Halina't samahan ako sa kwentong ito ni Walid at ni Jalela. Si Walid ay ipinanganak at lumaki sa Dubai mula sa isang mayamang pamilya na nagmamay-ari ng mga malalaking factory ng langis sa bansang ito. Simula sa kanyang pagkabata ay naranasan na niyang magbuhay prinsipe. Gayunpaman, siya ay napalaki ng maayos bilang isang matapat at maginoong lalaki. May angking din siyang talino dahil sa pagtuturo sa kanya ng mga kilala at magagaling na guro ng Europa at Amerika. Kaya nang humantong na siya sa tamang edad, ay naisipan niyang tumungo na lamang sa Amerika para mag-aral doon ng finance sa isa sa pinakakilalang universidad ng kanilang bansa. Dahil nga si Walid ay nanggaling sa maranggiang pamilya na may malalim na paniniwala sa kanilang tradisyon, ay nagawa siyang ipagkasundo ng mga ito sa isang mayamang babae na isang beses pa lamang niyang nakikita. Ngunit biglang may pumasok sa alaala ni Walid ang babaeng iyon noong 5 taong gulang pa lamang siya. Ang babaeng ito ay kilalanin natin sa pangalang Fatima. Walang kaalam-alam ang batang si Walid noon tungkol sa kung anumang bagay, gaya ng pakikipagrelasyon, pagpapakasal o ano paman. Ang ganitong tradisyon ng pakikipagsundo ay nakakabit na sa kanilang paniniwala at tradisyon. Ito ang dahilan kaya bago pa man makaalis si Walid patungong Amerika, ay sinabihan na siya kaagad ng kanyang ama na ayusin muna ang kanyang pagpapakasal sa babaeng iyon dahil isa yon sa kanyang obligasyon sa kanilang pamilya. Sinabi din ng kanyang ama na magtiwala lamang sa kanila at si Fatima naman ay tinitiyak nila na magiging isang mabuting asawa at ina ng kanilang magiging mga anak. Subalit iba ang naging sagot ni Walid ukol dito dahil wala siyang nararamdaman sa babae na iyon na hindi niya halos kilala. Ayon din naman sa kanya ay nire-respeto naman niya ang kanilang paniniwala at kultura. Pero hindi lamang siya naniniwala sa isang kasal na hindi binuo ng pag-ibig. Mas lalo pang naging positibo ang pananaw ni Walid tungkol sa pag-asawa, lalo na nang medyo nagtatagal na din siyang mamalagi sa Europa at Amerika. Gayunpaman, dahil sa araw-araw na pangungulit at pamimilit ng kanyang mga magulang, ay wala na din siyang nagawa kundi pagbigyan nito. Pero gumawa siya ng isang kasunduan na gagawin niya lamang ang pagpapakasal na iyon matapos siyang makagraduate sa Amerika. Sa kabilang banda naman, si Fatima ay hindi din naman ganun kasabik sa kanilang pagpapakasal. Si Fatima at Walid ay magkaiba sa maraming paraan, kung saan napagtanto ni Fatima na wala siyang kahit anumang interes o gustong marating kasama si Walid. Gayunpaman, alam nila parehas na kapag itinuloy nila ang kanilang pagpapakasal, ay tiyak madidismaya nila ang kanilang pamilya at mga magulang. Subalit sila Fatima at Walid ay sinubukan pa din na kilalanin ang isa't isa sa kabila ng malayo nilang distansya, hanggang sa naging malapit silang magkaibigan, kung saan madalas na silang magkausap sa internet at telepono. At nung si Walid ay nagsisimula na sa kanyang senior year, ay doon na din ipinalano ang kanilang magiging kasal. Kung hindi dahil sa magandang ugali ni Fatima ay hindi itutuloy ni Walid ang kasalang iyon. Pero ayaw naman nila parehas na sumama ang loob ng kanilang mga pamilya. Lumipas pa ang mga araw at sa panahon na malapit na makagraduate si Walid, ay tinawagan ito ni Fatima na nagsasabing nais niya at pangarap niya makapasyal sa Amerika dahil nakikita lamang ni Fatima ang mga magagandang lugar sa Amerika mula sa mga larawan.
Si Walid ay napangiti at hindi na natanggihan pa ang napakasimple nitong hiling sa kanya. Nasa plano na din naman nila na matapos maikasal ay sa Amerika na lamang din sila mamuhay bilang mag-asawa. Isinama ni Fatima ang kanyang giant sa biyahe papuntang Amerika. Tinasikaso naman ni Walid ang kanilang magiging tour para masiguradong mapupuntahan nila ang ilan sa pinagmamalaking lugar ng Amerika. Gayunpaman, isang malala at hindi inaasahang aksidente ang nangyari. Hindi na din natuloy ang kanilang pagkikita sa destinasyong kanilang napag-usapan. Pagkababa sa airport na mag-jahin ay bumuhos ang malakas na ulan. At sa mahabang biyahe sa kanila na sasakyan na inupahan ni Walid para sila ay sunduin, ay hindi inaasahan na dumulas ang gulong nito at sumalpok sa isang rumaragasang truck. Dahil sa malalang aksidente ay namatay si Fatima bago pa man dumating ang ambulansya. Nang malaman ito ni Walid ay tila binalot siya ng lungkot at bighati. Hindi lamang siya nawala ng magiging asawa kundi nawalan din siya ng matalik na kaibigan. Dahil sa pagkamatay ni Fatima ay nagbigay ito kay Walid ng labis-labis na depresyon. Dahilan para masabi ni Walid sa kanyang mga magulang na hinding-hindi na siya babalik sa kanilang lugar na sinilangan. Nanatili na lamang ito sa Amerika at dito nagtrabaho. Lumipas pa ang mga panahon, ang ama ni Walid ay nalagay sa malalang karamdaman at humihina na ito sa bawat pagdaan ng araw. Nang malaman ito ni Walid ay hindi na din siya nakatiis at tumawag na ito para makausap ang kanyang ama. At dito pinakiusapan siya na pumalit bilang may-ari ng kanilang malaking factory ng langis at mag-asikaso nito kung sakasakali na siya'y mawala na. Hindi na tinanggihan pa ni Walid ang hiling na iyon ng kanyang ama. Lalo na't nag-iisa lamang siyang anak at natatanging tagapagmana at tagapagpatuloy ng kanilang malaking negosyo. Bumalik si Walid pauwi sa kanyang lugar. Sa airport ay sinalubong siya ng kanyang ina. Halatang halata ni Walid sa mata ng kanyang ina ang gabi-gabing pag-iyak nito dahil sa malalang kondisyon ng kanyang ama. Tumagal din ang 6 na buwan bago tuluyang mabawian ng buhay ang ama ni Walid. Kaya sa edad niyang 35 ay nagmamay-ari na siya kaagad ng multi-millionaire oil empire. Isang araw habang papunta si Walid sa isang meeting ay hindi niya napansin ang isang magandang babae na papasalubong sa kanya na nagdadala ng ilang dokumento na nailaglag nito sa lupa matapos ito mabangga ni Walid ng hindi sinasadya. Agad itong pinulot ni Walid sabay hingi ng tawad sa babae. Tinanggap naman agad ng babae ang paghingi ng tawad ni Walid. Ang babaeng ito ay kilalanin natin sa pangalang Jalila na nagtatrabaho bilang isang hotel administrator. Ito ang unang beses na tila tumibok na mabilis ang puso ni Walid sa hindi niya malamang kadahilanan. Bukod sa maganda nitong mukha ay tila maganda din ang puso nito. Kaya isang araw ay dinalaw ni Walid si Jalila sa hotel kung saan ito nagtatrabaho at doon ay inaya niya ito na kumain sa labas. Ito ay pinaunlaka naman ni Jalila. Ngunit hindi nagustuhan ni Jalila na malaman na si Walid pala ay isang mayamang lalaki na nagmamay-ari na isang malaki at malawak na negosyo. Pero dahil na din sa naging karanasan ni Walid sa pagtuturo dati, ay nakumbinsin niya ito gamit ang kanyang talino. Sinabi nito na ang pagkukumpara sa pagkakaiba ng trabaho at pamumuhay ng bawat isa ay isang walang kwentang opinyon lamang na inimbento ng mga aroganteng tao na hindi naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng bawat isa. At dun nga sa una nilang date ay mas lalo na silang nakapag-usap at nakapagmabutihan sa isa't isa. Nagsimula na din silang magkita halos araw-araw. Kahit pa magkaiba man sila ng antas ng pamumuhay, ay naging maayos sila at masaya sa isa't isa. Ang kanilang relasyon ay na-develop ng sobrang bilis. Makalipas lamang ang 1 taon nilang pakikipagrelasyon sa isa't isa
ay inay na ito magpakasal ni Walid. Kahit pa tinutulan ito ng kanyang ina at iba pang pamilya. Natuloy at naidaos ng maayos ang kasal. Ang mga kaibigan at ilang partner sa negosyo ni Walid ay umaten sa malaking kasalan na iyon. Kahit pa sa likod ng masayang kasalan na ito ay ang mga hindi magandang opinyon na iba sa kanila, lalo na ng pamilya ni Walid. Ito din ang sinasabi ng iba kay Jalila, dahil para sa iba ay pera lamang ang habol nito. At sa 16 na taong pagitan ng kanilang edad ay tiyak na hindi maganda iyon sa pananaw ng iilan. Gayunpaman ay binaliwala nila ang iniisip at sinasabi ng iba dahil mahal nila ang isa't isa. Maraming beses na din pinaliwanagan si Walid ng kanyang ina na si Jalila ay mahirap lamang at inaasawa lamang siya nito dahil sa yaman nila. Pero hindi na lamang ito pinansin ni Walid at nagpasawalang kibo na lamang. Pero nang manggaling na ang kaparehas na opinyon at payo mula sa kanyang personal driver, ay dito na siya napaisip. Nalaman ni Walid na madalas nagpapahatid sa kanyang driver si Jalila sa isang lugar araw-araw. Wala din namang idea ang driver niya kung sino ang dinadalaw nito doon dahil hindi naman ito lumalabas ng sasakyan. Dito na pagtanto ni Walid na malaki nga ang posibilidad na may ibang lalaki itong kinikita kapag siya'y nagiging abala sa kanyang negosyo. Binalot na matinding pagdududa at selos ang kanyang puso. Kaya gumawa ng paraan si Walid para mapatunayan kung totoo o mali ang kanyang iniisip. Dito pinakiusapan niya ang kanyang driver patungkol sa isang plano kung saan isinuot ni Walid ang uniform ng kanyang driver at nagpalagay na din siya ng wig at makeup para hindi siya makilala agad ng kahit sino. Nagpanggap itong bagong driver para tuklasin kung totoo ang haka-haka ng karamihan tungkol sa kanyang asawa. At yun ding araw na iyon ay nagpahatid nga si Jalila sa kanya sa isang lugar kagaya ng sinasabi ng kanyang driver sa kanya. Walang kaalam-alam si Jalila na ang driver niya ay ang multi-millionaire niyang asawa. Si Jalila ay tumuloy sa isang tila lumang bahay. Halos kalahating oras din ang hinintay ni Walid bago tuluyang sumunod dito. Pumasok siya at doon natuklasan niya ang lahat. Dito na din dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. Naabutan niya si Jalila na pinapakain ng isang matandang lalaki na nakaratay sa kama na tila hindi na makakilos. Nang mga sandaling iyon ay nagpakilala na din at nagtanggal ng wig si Walid na lubusang ikinagulat ni Jalila. Mabilis na unawaan ni Walid ang lahat kahit pa hindi na ito sabihin pa ni Jalila. Kaya hinagka na lamang niya ito para iparamdam ang wagas niyang pagmamahal. Ang matanda na inaalagaan ni Jalila ay ang kanyang lolo na palihim nitong pinupuntahan araw-araw para alagahan at bisitahin. Ang lolo ni Jalila ay ayaw humingi ng tulong mula sa pera ni Walid dahil nahihiya sila sa kanilang kalagayan sa buhay. Ang nais na lamang ng lolo ni Jalila para sa kanya ay ang kasiyahan sa buhay, gayon din magkaroon ng maayos na pamilya. Dito hindi na pumayag si Walid na hindi maiuwi ang lolo ni Jalila sa kanilang tahanan para mas lalo itong maalagaan. Masaya si Walid na mapatunayang hindi siya niloloko ng kanyang asawa. Parang nakahinga sa ulap si Walid sa gaan at saya ng kanyang nararamdaman. Pero hindi lamang pala iyon ang magandang balita na malalaman niya ng araw ding iyon. Sinambit ni Jalila sa kanya na dinadala na nito ang kanilang anak. Walang humpay na saya ang kanilang nararamdaman. At nang makita ng lolo ni Jalila kung gaano kasaya ang kanyang apo, ay pumayag na din ito na makasama sila hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Tiwala ang lolo ni Jalila na si Walid ay isang mabuti at mapagmahal na lalaki. Ano ang masasabi niyo sa kwentong ito? Kahit na nasuway ni Walid ang kagustuhan ng kanyang magulang, ay hindi naman siya nagkamali sa kanyang desisyon na piliin si Jalila para makasama habang buhay, kung saan magiging masaya sila kasama ang kanilang magiging anak.